Kasagsagan ng World War II, humingi ng karagdagang supply ang British Empire dahil paubos na ang kanilang reserve. Ngunit hirap silang makakuha sapagkat mula nang sumali ang bansang Amerika sa digmaan, walang nakakapasok at nakakalabas na barko sa New York na siyang pinanggagalingan ng kanilang supply ng pagkain, ammunition at iba pa. Ano nga ba ang dahilan at paano ito nasolusyunan ng dalawang bansa? Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-subscribe ang Mox One channel at i-click ang bell icon para ikaw ay updated sa mga susunod na kwento. Sira-sirang kabahayan, mga instruktura, mga taong nakahandusay sa kalsada, nasusunog ng mga sasakyan at iba pa. Yan ang karaniwang nakikita sa battleground ng Europa dulot ng ikalawang digmaan. Ito'y mas lalong umigting nung sinalihan ito ng bansang Amerika. Ngunit sa karagatan, mayroon tinatawag na Battle of Atlantic. Ito rin ang isa sa pinakamatagal na bakbakan sa Atlantiko. Ito ang labanan upang mapanatili ang supply ng Britanya, kasama rito ang foods, ammunition at kasundaluhan at iba pa. Kinakailangan ng Britanya mag-import ng millions of tons of goods every week. Ngunit ito ay napakahirap gawin dahil kinakailangan ng barkong magdadala ng nasabing supply na mag-cross sa Atlantic Ocean, at bihira lang ang nagiging successful na nakakatawid dito. Mula nang sumali ang Amerika sa World War II, lahat ng barko na aalis at papasok sa New York ay pinapataob ito ng nakatalaga o silbing gwardiya ng German sa Atlantic. Ito ang German U-boat and surface raider. Tinatayang 80 ships kada buwan ang pinapataob ng German U-boat. 2.5 million tons of shippings ang nawawala sa Amerika sa kalahati ng taon. Iisa ang hinihinalan ng US Naval Intelligence. May German spies na namamahala sa loob ng New York docks, at sila din ang nagbibigay ng impormasyon sa German U-boat upang isabotahe ang shipping ng Amerika papuntang Europa. Ito'y dapat matukoy ng Amerika sa lalong madaling panahon. Ngunit ang problema, ang docks ay off-limit, at napag-alaman ng US intelligence na ang docks ay teritoryo din pala ng mafia. Ito ay lalong nagpapahirap sa kanila. Kontrolado ito umano ng isang tao mula sa trabahador hanggang sa tagapamahala. Iisa lang ang boss nila. Ito ang nagngangalang Lucky Luciano, na isang emigrant galing Sicily, Italy. At kahit sa kasalukuyan ay nakakulong noong panahon ng World War II, siya ay may kompletong kontrol sa nasabing lugar. Ang docks ay close community, almost impossible makapenetrate sa loob. Ang mga Navy intelligence, tinangka ng Navy agents kumalap ng impormasyon sa loob, ngunit walang nangyari. Tikom ang bibig ng lahat at tila bang pinagtatawanan lang ng mga docks ang mga intelligence. Ngunit may pakiramdam ang Navy agents na walang magsasalita sa mga docks hanggat wala umano itong approval ni Lucky Luciano. Ngunit sino nga ba ang taong Lucky Luciano? Mylensky, isang Polish Jewish, kilalang leader ng isang gang sa New York. Nagkausap sila at sa una, tinititigan niya ito habang iminumungkahi niya ang kanyang plano upang magtatag ng gang sa New York. Kasama sa plano niya ang pagbebenta ng mga kontrabandos. Kalaunan nagkasundo sila at ipinangako ni Mylensky na bibigyan niya ng proteksyon si Lucky Luciano. Ngunit payabang niya itong tinanggihan at sinabing hindi niya umano ito kailangan.
Ito ang nagpasimula ng pinaka-successful business partnership ng New York Lucrative Organized Gang. Noong 1920, ang US Congress ay pinanukala nila ang pagpapatigil ng consumption ng alcohol at lahat ng pabrika nito ay ipinasara at sinira ang mga container nito. Ngunit ito ay naging oportunidad sa batang Luciano. Siya ang nagpatuloy ng pagbebenta ng alcohol sa black market at dinevelop na ito at nagtatag ng illegal ng pasugalan, strip club at dito naging big time si Lucky Luciano. Pinasok na rin niya ang drug dealings at humantong siya sa pagkontrol ng 5,000 prostitute women. Noong 1929, suspect siya sa sari-saring murder. Naging successful siya hanggat sa naging apple of the eye siya sa isa sa pinakamalaking gang sa buong mundo. Ito ang tinatawag na mafia. Naging mafian member siya at ginawa niyang lahat para makakuha ng mataas na pwesto sa mafian officials hanggat sa humantong siya sa pagpatay sa kanyang mismong boss. 1932, boss siya ng mga boss at siya ay nanguna sa paghawak ng sindikato tulad ng droga, prostitusyon, gambling at kahit protection racket ng New York sa kanya rin niririmita. Noong 1943, naging mayor si Flores LaGuardia. Pinangalanan niya si Luciano bilang public enemy number one. Ito ay sa kabila ng marangyang pamumuhay ni Luciano. Ang New York Special Prosecutor Attorney Thomas Dewey ay determinadong wakasan ng crime sa New York at kanyang punterya ay ang mafian leader ng New York na si Lucky Luciano. Matagal nang gustong ipakulong ni Dewey si Luciano ngunit wala siyang sapat na ebidensya. Hanggat noong 1936, may willing na mag-testify laban kay Luciano at ito ang matagal ng panahong hinihintay ni Dewey. 11th of May 1936, leader ng mafia, pinusasan at dinala sa State Supreme Court ng Manhattan. After ng trial ng 4 linggo, hinatulan siya ng pagkakakulong ng 50 years sa New York State Prison, also known as Little Siberia. Nung sumali ang Amerika sa World War II, nakakita siya ng bagong oportunidad para makipag-deal. Alam niya na ang US government ay kailangan siya. February 1942, merong hindi inaasahang pangyayari at ito ay pwede niyang gamitin para makalaya. Merong isang luxury friends na barko. Ito ay barko kung saan makikita ang mga celebrities at maimpluwensyang tao. Ngunit ito'y ginawang troops carrier at dahil sa marami pwedeng makasakay nito at mabilis ito tumakbo. Ito ang Normandy. Isang araw ang Normandy ay pinasabog ito. After ng disaster, nagumpisa ang investigasyon. Inalam ng investigador kung ano nga ba ang sanhi ng pagsabog ng barko. Ngunit wala silang makuhang impormasyon. Nagdeklara si Luciano na siya ang responsable at ang kanyang tauhan sa pagpapasabog ng nasabing barko. Kagagawan di umano ito ng kanyang henchman na si Albert Anastasia. Ngunit pinagtakpan ito ng US at ipinalabas nila na ito ay kagagawan umano ng German spy upang sila ay isabotahe. At nagdala ito ng panganib sa US Navy Forces, si Lieutenant Commander Charles Happenden, head ng US Navy Intelligence, na nga kung wala ng insidenteng mangyayari tulad ng nangyari sa Normandy. Pumayag si Medelinsky, business partner ni Luciano, na tulungan ang Navy Intelligence na makipagkasundo kay Luciano. Mula noon, sa blessing ni Luciano, ipinangako niya na wala nang mangyayaring tulad na nangyari sa Normandy at syempre kasama na ron ang usapang kapatid nito. Kung dati ay kalaban ng US si Luciano, ngayon committed na makipagtrabaho sa public enemy number 1.
May nakalap na balita ang leader ng Italy na si Benito Mussolini, alay ng bansang Germany Nazi. Di umano, ang mga Italian mafia sa New York ay nakipagsabuatan sa US Navy Intelligence. Kung kaya't labis ito'y kinagalit ni Mussolini, ipinadakit niya ang mga mafia sa Italia, partikular sa Sicily, kung saan ang birthplace ng mafia New York leader na si Lucky Luciano, at ipinakulong sila kahit sibilyan, minaltrato. Kung kaya't ito ang ikinagalit din ni Lucky Luciano, nakipagpulong muli siya sa US Intelligence at sinabing tutulong siya magbigay ng impormasyon para makalaya ang Sicily at mga ikinulong ng mafia. At ang sabi ni Lucky Luciano kung kinakailangan magpadala ng US Airborne sa Sicily, nangako siya na wala ni sino mang magtatangkang lumaban sa US troops at kondisyon kasama siya dapat si US Airborne bilang partisipasyon niya sa World War II. Nang preparado na lahat ng plano, tauhan, July 9, 1943, nilunsad ng Allied Forces ang Operation Hashkey. Nagkaroon ng matinding resistance sa ibang parte ng Italy, pero ang inaasahan nila na makarating sa Sicily with full cooperation ng Sicilian na isa katuparan. Ibinigay ng Sicilian ang mga impormasyon sa Allied Forces kung saan naroon ang mga Italian camp troops para hindi na sila mahirapan sa pag-invade sa bansang Italia. At sa nasabing invasion, meron silang nakitang priceless information. Ito ang German at Italian defense. Kasama na rito ang radio code books na siyang nagsilbing mapadali at maipanalo ang labanan. Nagtataglay ito ng Axis Naval Forces palabas ng mapas ng isla kung saan nakatalaga ang mga Marines minefield. Ito ay sasalba ng maraming buhay ng kasundaluhan ng Allied Forces. Isang kriminal na pumatay ng pulis, sibilyan, at ang dapat ay sentensya ay 50 years in prison, naging 10 years lang ang sentensya at nag-lead sa kanya para makabalik sa kanyang hometown. Natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig na nalo ang Allied Forces at nakuha ni Lucky Luciano ang walang hanggang kapangyarihan. Shoutout muna tayo sa nagbigay ng kanilang magagandang komento at salamat sa mga nag-like at nag-subscribe ng ating YouTube channel at Facebook page. Hanggang dito na lang, huwag kalimutan i-subscribe ang Mox One channel para sa susunod o karugtong ng kwentong ating tatalakayin.